Hello mga kasimple! Ayan, another day, another new vlog natin, no? So, nakita-kita na naman tayo, no? So, ngayon pala, wala tayong trabaho. Kaya off ko mga kasimple, kaya naglilinis ako ng aming backyard. So, dito nga na part ng backyard namin, ako ang tagalinis. Pero sa labas ng gate namin, mayroon tagalinis niyan. Kasi nagbabayad lang kami monthly mga kasimple. So, ganun talaga ang mga policy dito, no? Sa labas ng aming gate, hindi kami maglilinis kasi sa homeowners yan. Sila ang tagapalinis niyan. Kaya mga kasimple, ayan, ito na nga. Kasi sanay talaga akong maguna. Sabi ni Papangka, no, palinisan daw niya sa loob ng gate namin. Sabi ko, hindi na kailangan, no. Akala mo siguro wala akong ano dito. Wala akong talent maguna. May talent ako, no. Nagkapag-training ako before tayo nagkakilala. Kasi maliit pa ako, elementary pa ako. Ako na talaga ang tagaguna. Nagatulong ako sa parents ko. Mangguguna ito, mangbubutak ng niyog sa bundok. At saka magkukuprasay ito, magagutay sa bundok. Kaya ito na nga mga kasimple, no. Ako na talaga ang naguna. Kasi si Papangka, no, gusto niya magsuhol dito ba? Magbabayad siya na maglilinis. Sabi ko, kailan, hindi na kailangan. Maliit lang yan. Ako na maglilinis dito, uy. Kaya ito na nga mga kasimple, para pagdating ng aking asawa, eh maliwanag naman yung paningin niya sa labas. Para may pulos tayo ba sa ating day off ngayon. Hindi lang yan mga kasimple ang ginagawa ko. All around talaga ako sa bahay namin. Up and down ang bahay namin, kaya lahat yan lilinisan ko talaga pag day off ko. Minsan na nga, tambak yung labahin ko. While ako ay naglilinis muna, sabi ko bukas na yung labahin, no, kasi pagod na ako. Kaya hindi mo talaga maiwasan, mapapagod tayo mga kasimple, no. Dahil noon kahit ako talaga eh malakas pa talaga ang katawan ko, pero madali na talaga ako mapagod ngayon kasi trabaho sa bahay, trabaho sa labas na employer ko, kaya hindi talaga madali mga kasimple. Buti na lang ang napangasawa ni Papangka, no, is may talent talaga, nakapag-training bago nagkakilala. O diba? So kapag sanay tayo talagang maguna, tayo nang maguna, oy. Sabi ko nga sa asawa ko, ako na maglilinis sa labas, Papangka, no. Sabi niya, hindi pwede. Kasi pinapalinisan yan doon sa labas. So, may nagka-cutting doon ba sa loob, sa labas ng aming gate. Kaya dito lang ako paikot-ikot mga kasimple, no. So kasi pag uwi ni Papangka no mamaya, so maliwanag ang kanyang paningin. O diba? Continue tayo sa pagguna-guna. So, yan pala mga kasimple, may bato-bato dyan. Pinagawa yan ang asawa ko before ako pumunta dito sa Amerika. Kasi alam niya talaga na mahilig ako mag-garden-garden. Pero mga kasimple, kapag mag-garden ka dito, talagang mahal ang lahat ba? Kaya, tinatry ko lang talaga mag-garden dyan. Oo, minsan may kamatis, may tanglad. Inahalo-halo ko na lang, no. Kasi maliit talaga yung space ko para sa aking mga, at saka may mga bulaklak, kamatis, oh. Inahalo-halo ko na lang kasi may space pa ako dyan. Kaya ayan na nga mga kasimple. Ang saya ng pakiramdam ko, no, kapag makakita ako ng mga green-green na dahon. Kasi pag umaano dito, yung mainit talaga, summer, wala ka makita ang green na dahon dyan. Namamatayan sila. Kaya ito na nga, masaya ako kasi may bunga ang aking roses. Actually, maraming roses yan, tinanggal ko. Kasi gusto ko, sabi ko, gulay ang itanim ko dito. Ayan na nga, continue ang ating paglilinis, no. Hindi pa yan nagtatapos, marami pa tayong gagawin. Kasi mamaya, sabi pa ng asawa ko, gupitan mo ako mamaya, ma. Kaya yan, hintayin ko muna aking asawa. At pagkatapos ko nito, pagdating niya sa bahay, gugupitan ko na naman yan siya. O diba, all around ang kasimple nyo. At makatipid na si Papangka, no. Gugupitan ko siya, makatipid na rin siya. Kasi mahal dito ang pagupit at saka magpalinis ng bakuran. Mahal dito mga kasimple. Kaya ayan na, continue ang ating paglilinis. Ganito ang buhay dito sa Amerika mga kasimple. Yan, paulit-ulit ko talagang sinasabi, no. Kasi yan naman talagang katotohanan. Huwag lang natin itago sa ating mga, ano, sa family kung ano trabaho talaga natin dito sa Amerika. Yun talaga mga kasimple, minsan sinasabi ko talaga sa mga kapatid, kung gaano ang trabaho ko dito sa Amerika. Kung gaano kahirap ang nanay na mag-isa, magtaguyod, mag-isa, maglilinis ang bahay, at mag-isa, lahat ang gagawing bahay at gawaing trabaho sa labas. O diba? Kaya sobrang hirap talaga, no? Wala kang katuwang sa buhay. Wala ay, may katuwang ako sa buhay ang aking asawa, pero hindi na talaga like mga kapatid mo andito kasi pwede silang magluto, pwede silang maglaba, pwede silang tumulong sa akin maghugas. Pero ang asawa ko, hindi ko na masyado yan inaano kasi hindi naman talaga niya gawa yung paghuhugas, no?
Ako, inaayahan ko lang siya. Sabi ko, ay, basta wala ang mga anak natin. Maalagaan mo siya pag wala ako. Kahit hindi ka maghugas, akin na yan lahat. Kaya ayan na, mga kasimple. Sobrang pagod talaga ng kasimple nyo. Hindi pa yan tatapos, nagsisimula pa. Maglilinis pa sa garahe bago ako aakyat. Kaya ayan na. Ano natin, painumin mo natin ang mga halaman natin, no? Kasi kailangan talaga nila. Kahit malamig ngayon sa Amerika, pero tuyong-tuyo yung mga lupa. Kailangan nila ng tubig. Kaya ayan na nga, mga kasimple. Nilalagyan ko ng tubig. At least naman, totoo, ano sila. Nakainom sila, kagaya nilinis sila ng mga tao. Kailangan ng tubig. O, diba? So, ayan na. Tuloy-tuloy ang ating paglilinis. Hintay-hintay muna ating papangkano. Diba? Nakasib na si papangkano. Gusto niya palinisan sa tao yung backyard namin. At saka gusto niyang magpagupit sa labas. O, diba? Sabi ko, ako na magupit sa imo, papangkano. O, diba? So, nakasib na talaga ang aking asawa. Malaking save niya, guys. Kasi akong tagagupit at ako ang tagalinis ang backyard namin. For today's video. So, maraming salamat pala, no? Ito talaga ang katotohanan dito sa Amerika, mga kasimple, no? Wala ka pang day off. Iniisip mo na anong trabaho mo bukas, o, diba? Dumating nga pala ang asawa ko. Yan, ginugupitan ko na siya. Yan ang request niya. Gupitan mo ako mamaya. Baka sabihin ng mga kapatid niya ba hindi ko siya inaalagaan. Kasi pupunta kami doon sa kaibiga, sa kanya mga kapatid ngayon na week. At makikita nila ang kapatid nila parang walang gupit ba. Nagtanda naman sa mutang aming kapatid, hindi inalagaan ang Pilipina na wife. Kaya joke lang mga kasimple, no? So, pupunta pala kami ngayon doon sa mga kapatid nila. Kaya ginugupitan ko ang asawa ko para naman mag-looking, ano para si Papangka, no? Mag-looking yang ba? O, diba? Pinabata ko si Papangka, no? Kahit matanda na yan si Papangka, no? Pinabata ko siya, diba? Pinagwapo ko siya sa samot ba? O, diba? So, ako talaga nagugupit na sa kanya. Since nung dumating ako dito sa Amerika, mga kasimple, ako talaga nagugupit sa kanya. Kasi nagtatanong ako sa kanya, magkano pala ang gupit, papangkano? Sabi niya ganito, kaya sabi ko, ay, ako na lang magupit sa iyo. Para hindi ka nagagastos pa. Kaya ako na talaga nagupit sa kanya, mga kasimple. Ayan, maraming salamat sa lagi niyong panonood sa aking video. Laging sumusuporta sa akin, mga kasimple. O, diba? Kinabuhi sa kasimple nyo din sa Amerika ba all around kaayo, no? So, wag na kayo magtaka. Sino yung mga Pilipina na gustong pumunta ng Amerika? Yung magkaasawa kayo ng AFAM? Ganitong buhay natin dito, dai, no? So, wag na kayo magpaano-ano pa. Magparty-arty pa, char. Hindi maarty, oy. Lahat tayo mga Pilipina ay mga hardworking. Kaya walang mga arty-arty. So, ayan na nga. Dahil dito ang aking asawa talaga pinapagwapo ko. Dahil pupunta kami sa mga kapatid niya. Ayan. Baka sa para sabihin naman, oy, talagang alaga. Talaga ni kasimple ang ano, ni Rene ang kanyang husband. O, diba, pinagwapo ko talaga ang aking asawa, mga kasimple. So, hanggang dito na lang, mga kasimple, no? Ang gwapo na ng aking asawa. Ni gwapo siya gsamot. Hanggang dito na lang, mga kasimple. See you next vlog, mga kasimple. Maraming salamat.